bumabagsak yung leaf. Sabi ko, tingnan mo. Hoy, hoy, sabi ng cameraman. Tingnan mo yung dahon, no? Yung dahon, horizontal. Gumaganon. Gumaganyan sa harapan namin, horizontal. Hindi siya, may sabi mo, may slope or whatever. Horizontal, sabi ko. Wag kayong umapak dyan, umatas kayo. Sa Mount Makulot, I think it was all over the news na merong namatay na nahulog na isang hiker. No? Ang ginawa niya, iniwan niya lahat ng gamit sa baba, tapos umakyat, tapos bigla na nawala. So, pinadala ako, it was really for a, kalimutan ko kung anong show yun. Ano? So, umakyat kami, imagine mo, nasa bundok ako alas 9 ng gabi. Nasa taas. Alam mo, nung umaga, nung makita ko yung dinaanan namin, bangin pala. Nung gabi, hindi mo makita na bangin, di ba? So, naglalakad ka lang sa narrow road. Sige naman ako, lakad. Lakas ako sa loob. Pero kung nakita ko lang na talaga na yung palalakaran, siguro nagdalawang isip ako. So, naglalakad kami. Tapos, bigla ako nag-stop. Dahil may naamoy kaming amoy nag-uusok. Mm-hmm. Sa'yo ko, stop. Senyales either tikbalang yan or duwende. Kapre. O, di pagkatapos nung dumadaan na kami, sabi ko, stop. Ayan na, Sarah pa. Ang laki. Nakaupo siya sa gitna ng kali. Pagkatapos, yung kasama namin, may kasama kaming cameraman, may lightman, tapos may kasama pa ako isa, tapos apat kami. Yung leaf, di ba ang leaves, kapag nahuhulog, gumaganyan lang. Yeah. Okay. Babagsak. Merong pwedeng mag-sideways, di ba ganyan. So, it was siguro bandang mga October din yun yung mga nagbabagsak na yung mga leaves. Ganyan. Para kaning autumn nun. Ngayon, nung bumabagsak yung leaf, sabi ko, tingnan mo. Hoy, hoy, sabi ng cameraman. Tingnan mo yung dahon, no? Yung dahon, horizontal. Gumaganon. Gumaganyan sa harapan namin, horizontal. Hindi siya, may sabi mo, may slope or whatever. Horizontal, sabi ko. Wag kayong umapak dyan, umatas kayo. Parang humarang ng ganun, ano? Humarang. Parang ginanyan lang kami na wag kayong dadaan. Sabi ko, teka muna. Hindi kami natuloy na pumunta doon sa isang area. Matagal kasi we waited. Sabi ko, hintay muna natin mawala yung amoy ng smoke. Kasi kitang-kita ko, nakaupo sa gitna ng trail, nakaupo yung kapre, tapos ginaganyan niya yung leaf. Parang niloloko kami na nakaganyan yung leaf horizontal. Hindi bumagsak yung leaf . Gumanyan lang. Hindi ko alam kung saan nagpunta . Sabi ko, meron punta. Kahit yung cameraman sabi niya, paano yung gagalaw ng pag-anon? Sabi ko, kapre kasi. We waited hanggang sa mawala. Tapos nung makita ko wala, nalika na, lakad tayo. So, nung makalakad kami, a few meters lang, nandun yung bumagsak na, yung hiker na sasabing, kasi ang tingin nila meron daw nagtulak. Sabi ko, kung may nagtulak niya, bakit niya iniwan lahat ng gamit niya sa baba? Dapat may mga gamit . Ang dala cellphone. Doon sa cellphone, ang dami niya mga selfie. Sabi ko sa kanya, tingnan niyo po yung cellphone, nandun po, na makikita po doon. So, hindi pa natatagpuan kasi yung ibang mga gamit. Sabi ko, nandun po sa pinagbagsakan, nandun na cellphone. Tapos, sinabi ko kung ano yung position niya ng pagkabagsak. So, eksakto ko ano yung pagkuha ng forensics. Ganon. Tapos, sabi niya, ano to? Pinatay ba? Hindi. Sabi ko, hindi. Nag-selfie lang siya. Atras siguro na atras. Pag atras yung ganon, nahulog. Oo. Yun. Sabi ko, parang yata, kapre freak yata ako. Mas gusto ako. Parang, inaano kasi ni senyales, may senyales yung kapre sa iyo. Exactly. Yan. Parang sabi ko, bakit ba lahat halos na nakikita ko kapre, kundi kapre tikbalang. Ayan. Diba? Yan. Yan yung mga ganyan. Mga masculine at stuff. So, ayan po. Ito po si Stargazer, host po ng Pinoy Paranormal Mysteries. Abangan nyo ang aming ibang mga kwento.